Home is where we were, home is where we want to be, and yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories are the drug we're on, but dark. What's up mga kapitik? It's Jay here and welcome back to my channel. I know, it's been 2 months na hindi tayo nakapag-upload ng video dito sa YouTube channel ko. And thank you for always supporting and waiting for my video. So now, I know, alam nyo na kung ano yung title ng video na to. So this is going to be my transition from the Philippines to the US. Daming nangyari nitong 2021 na to. I think it was a blessing. Before, I thought na parang tatagalan kasi nga pandemic. But nang dahil sa pandemic, napadali yung lipat ko dito sa US. O, di ba? Anyways, nag-start siya actually nung January when my employer requested for an expedite request sa embassy na parang mapadali yung issuance ng interview date. And na-approve siya nung March. And nabigyan ako ng interview date ng April. Nung April, hindi ako nabigyan ng visa because they needed additional documents para ma-issue yung visa ko. And kailangan nila ng parang job offer letter, parang job offer sa Philippines but job order dito. Naghanap pa ng facility yung employer ko for me kung saan ako mag-work, ganyan. So inabot ako ng parang more than a month na makahanap ng facility, and it was on 24th of June na nagkaroon ako ng facility. And on the 25th ng June, nag-tender na ako ng resignation, and yun na, nag-umpisa na lahat. And then nag-start na ako magplano kung ano gagawin ko. Umuwi ako sa amin sa province para lang, no, makasama yung family ko before moving here. And quarantine and lahat. Ang bilis ang pangyayari. And July 30 pala, nabigyan na ako ng ticket ng employer ko. So July 30th yung alis ko. Sa naiya pa lang, parang overwhelming yung feeling na, and sad at the same time, na hindi ko alam, mixed emotion siya actually, kasi aalis ka dun sa comfort zone mo, ang nilipat ka sa panibagong environment na wala kang alam kung ano yung expectation ng tao sa'yo and kung ano expectation mo sa kanila. And there are a lot of, you know, issues pa with Asians in here, you know, sa news and all, and with COVID. So parang ang dami, and hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako, and it took me 2 months para ma-realize na I'm actually here. Parang ang ganda lang sa feeling, naisip ko lang nung nasa naiya ko, oh, makakapag-travel ako ulit, parang andito. Kasi gusto ko talaga mag-travel, sumakay ng aeroplano, ganun. And it was also my dream before na to become a flight attendant para, you know, I could travel the world, ganyan. And then yung feeling na yun na lang muna yung inisip ko na, oh my god, na-travel ako, pupunta akong Japan for a couple of hours. As if naman talaga nalalabas ako ng Japan, pero nandun lang ako sa airport. Ayun, at saka aalis, yung ganun. Iba kasi yung feeling na nasa airplane ka, na nakaupo, and then may mga food na darating, di ba? Pagkain ka rin. Anyway, so yun. Nung nasa airplane na ako, I couldn't imagine, and I was nervous at the same time. Kasi nga, yung feeling na uncertain ka sa mga mangyayari. Now, what if ganito? What if ganito? Ang daming what ifs. And yun yung nag-drag sa akin, yung self-esteem ko na parang tahimik ako. Alam mo yung may mood of silence. Di ko alam kung anong gagawin ko, but I'm here, I'm traveling, I'm going to US. My American dream is coming true. Yung parang ganun, hindi ako makapaniwala talaga. We've been talking for an hour. We just can't find. Yun na mga kapitik, we have just landed at Narita Airport. So
Mag-layover tayo dito ng around 1 hour and 50 minutes. From Manila to Japan, Japan to Illinois, Illinois to Florida. So my port of entry is in Illinois. So ang haba ng pila dun sa Illinois. Yung layover namin na ubos, muntik na kaming maiwan sa airport. And then yung luggage namin, kinuha pa namin sa yung carousel. Pwede pala i-bag drop lang dun sa terminal na yun. So ang ginawa namin, dinala namin yung luggage namin dun sa kabilang terminal. So isipin mo yun, dala-dala mo yung buong buhay mo, ilang maleta yung dala mo, papunta dun sa kabilang terminal. Timing, nung pagdating namin dun sa gate mismo, kung saan yung airplane, pa-check-in na yung mga tao. As in, saktong-sakto lang talaga yung dating namin. Dumating kami sa Florida ng bandang hating gabi na, as in, gutom na gutom kami. Kasi dun sa domestic flight, walang dinner. Dumating kami mga 11 siguro kasi nga sinundo pa kami, nag-travel pa kami from Orlando to Castleberry. So baka nagtaka kayo why Florida muna bago dito sa Georgia, because we had 5 weeks of training, cultural transition and clinical transition sa Florida by my agency. So they conducted that para hindi kami ma-culture shock. For 5 weeks yun. So 2 weeks for cultural and 3 weeks for clinical transition. Sa cultural naman, tinuro yung about the culture, ganyan-ganyan. And then sa clinical, basically is how nursing career or paano yung nurses here. You know, hindi naman lahat puro training lang. Yung agency namin, tinulungan din kami ng bank namin, ng credit cards. Then, nag-tie up ng companies for our auto loans. Kailangan din namin maghanap ng apartment kung saan kami madedeploy. So, yun. During weekends, so may mga side trips kami. Pumunta kami ng Disneyland and Universal. So, Disneyland was my first Disneyland encounter. Also, Universal Studios. So, dito ko pa siya na-experience. Though, hindi kami pumasok at nag-rides. Ang gastos namin nun is yung pocket money namin from Pinas. What's up? What's up? So we're here at Disney World. Kasama ko ngayon si Wayo, si Eddie. Wala lang, dito lang yung kinaya ng budget namin sa free access. Okay na. Magalaw yung ano nila. Okay, hello. Hello. How are you doing? We're here now at Universal Studio kasi parang wala kaming naano dun sa tawag dito sa Disney World. So ngayon nandito kami sa Universal Studio Orlando. Kasama ko si Wayo. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. We're actually stopped right now kasi ang lakas ng ulan sa labas. Akala ko pa kulang, ganyan-ganyan. Okay, so yun nga ang nangyari sa Florida. So dun sa apartment namin, 5 kami. So technique lang dun sa mga nurses na pupunta dun sa same agency ko. If you could, you know, share food with each other, mas maigi. You share the expenses din. Makakatipid ka talaga kasi ang gagawin mo lang naman, mag-aambag ka lang ng pera for the week.
na food nyo, yung ganun. Everyday kami nagbabaon ng food kasi nga, lahat ng kilos mo dito, dolyar. Ang hirap kasi mag-aaral ka ulit, daming certification. In my case kasi, I'll be working in an emergency department. So, kailangan namin ng ACLS, BLS, PALS, TNCC or Trauma Nursing na certification. Ang daming exams, ang daming return demonstration ng mga procedures, insertion ng Foley catheter, central line dressing, suctioning, head-to-toe assessment. Basta ang daming nangyari, kaya hindi din ako nakapag-video ng marami and nakapag-document kasi nga, hati yung oras ko na parang I need to focus on this para matapos na lahat and maipasa ko yung exams. Fortunately, successfully matapos natin yung training and graduation na. After the graduation, akala ko the following week pa ako pupunta dito sa Georgia but surprisingly, tinawagan ako after the graduation na aalis na ako the next day which is Saturday. Sabi ko, what? Hindi pa ako nakapag-impake, wala pa lahat. And we were planning to go to Universal Studios, mag-rides, mag-Disneyland dun sa weekend na yon. And parang, ano na nang nangyari? Nawala na yung plano. So, wala akong magawa. And they send me the ticket na and all na parang lilipad na the following day. Coming here sa Georgia, wala talaga akong alam. And I was homeless for several weeks kasi nga, yung apartment na lilipatan ko, hindi pa ready, hindi pa ako pwedeng makamove in kasi nandun pa yung previous or current na umuupa. I need to stay sa Airbnb for several weeks and nagsastart na yung parang training ko dito and orientation dun sa facility. And wala pa akong bahay. Parang hati yung mind ko na maghahanap ako, ganyan. So, parang 5 days before ako mag-move in dapat dun sa apartment, tumawag yung property manager na hindi na daw ako makakalipat kasi nga hindi pa umaalis yung current renter. Sabi ko, pwede ba yun? Ngayon, nagbayad ako ng administration fee lahat, binayaran ko, tapos mapupunta lang sa wala. Oh my God, magkano yung ginastos ko? $250? Thank you. Nag-request ako ng refund pero hindi ko alam kung makukuha ko pa yun. Si Lord yung bahala sa kanila. Anyway, so yun, ikaw talaga sa umpisa pa lang, ikaw yung maghahanap ng apartment mo. Actually, kailangan mo talaga ng car dito sa US kasi ang lalayo ng mga establishment. Fortunately, meron namang bangko namin is nag-o-offer ng loan. So yun, nag-loan ako sa car. Hindi ako nahirapan maghanap ng car kasi nga at that time, nasa Florida pa lang ako na secure ko na yung car, nag-deposit na ako. So, akin na talaga yon. So, hindi na nila pwedeng ibenta sa iba. Advice ko dun sa nasa training ngayon, as much as possible, kung nandyan pa kayo sa Florida, makahanap na kayo ng car. Yung life naman here is parang rural na may urban type. Parang hindi siya rural talaga na rural, hindi rin siya urbanized masyado, unlike dun sa capital city which is Atlanta. But we are 30 minutes away from Atlanta, so hindi masyadong malayo. Alam mo yung laid back lang yung lifestyle dito. Makakapag-ipon ka talaga kasi nga bahay-work lang. Marami namang establishment dito. Yung apartment na malapit lang sa lahat. Ang maganda dito sa apartment na to, may gate siya. So, feeling mo secure ka kasi may gate. And then, ang makapasok lang is yung may access dun sa gate kasi kailangan mo itap yung badge mo para bukas yung gate at makakapasok ka. Dito ko na rin na-receive yung green card ko. Lawfully permanent resident na tayo dito sa US. And hindi ka makapaniwala guys. Permanent resident na tayo. Sa next video, itutour ko kayo dito sa apartment. So far kasi konti pa lang yung gamit dito sa bahay. Masayang part kasi bibili ka ng gamit para sa bahay. Parang tapos na kasi ako doon sa stage na party-party, inom-inom, ganyan-ganyan. Tito feels na. Tito feels. I'm more on, the future side. I'm helping my family back in the Philippines. That's actually my purpose why I'm here. To help them. And, to build my career here and live here.
And dito pala ako magbe-birthday. And sa susunod na video, my birthday getaway. Wow, birthday getaway! Thank you pala kay Emma for sponsoring my... Alam mo na. And to my friends in Sacramento, California, see you there. Dito sa video na to, I hope na inspire kayo to fulfill your dreams and to achieve your goals in life. Na walang imposible kung focus ka lang dun sa goals mo and maaabot mo rin yun. Who would think, di ba, na andito na ako ngayon, I'm living my dreams and parang kailan lang, pinaplano ko lang to nung nasa Dubai na parang, ah sige, uuwi na ako ng Pinas kahit I'm earning naman maganda sa Dubai. Pero I left Dubai to pursue my profession in, you know, nursing and build another goal or plan in life. Well, nandito na tayo! Hindi pa rin ako makapaniwala actually. Thank God talaga. Sa lahat ng to, it's all because of him. Fail ako nung first take ko kasi I forgot about him. But hindi ako nawalan ng pag-asa. I went back to him and pray more na ma-fulfill ko lahat ng dreams ko or ng goals ko in life. And ayun, nadapa tayo, bumangon ulit, yung ganun. So I hope na-inspire kayo and, you know, chase your dreams. And if you have not subscribed yet in this channel, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa next video ko. And don't forget to give this video a thumbs up and share this video para ma-inspire din yung ibang friends niyo. And thank you guys for watching and shout out pala din sa mga friends ko sa the Medical City. And thank you for all your support in those several years na magkasama tayo sa TMC. And hindi ko kayo makakalimutan guys. I hope to see you soon. Pag nag-vacation ako dyan. Wow! So thank you guys for watching and see you on my next video. Bye-bye!